May pinakita kaming video kanina. Hindi pala, picture nung N95 na nangitim. Posible ba talaga yun, Doc? Sa sitwasyon ngayon? Yes, no? Ang density kasi ng air, if the pollution is really very dense, no? Especially smog, no? Smog is really fumes coming from different yung sa mga vehicles. So that's something na we have to realize, no? Merong ano yan, levels, no? And kung talagang heavily polluted yung air, kagaya nung nakita natin yung N95, that's the value of the N95 kasi talagang it can really filter even the smallest particles. E ang smog is a big particles, no? Kaya talagang makikita siya at sasabit talaga yan at hindi napifilter siya sa mga ganitong face mask kagaya ng N95. And obviously that's an important layer of protection, especially sa ganitong mga panahon, no? With the Taal eruption, and at the same time meron tayong mga pollution because a lot of vehicles now are coming out, parang nandun na tayo sa pre-pandemic situation. So malaking bagay itong mga face mask na bakit natin panatiliin na magsuot tayo, especially for the vulnerable population na mayroong mga karamdaman kaugnay doon sa lungs nila or sa puso. At saka kapag ganito na problem yung mga VOG, smog, N95 talaga yung suggested na ano, no? Na yes, gamitin. Yes, Maricel, no, kasi unang-una, no, we have to differentiate the VOG from smog, no. Yung yes. Smog is bigger particle yan siya kasi fumes yan siya, no, ng mga sasakyan, no. But the VOG are the sulfuric acid na which is more smaller particles, and that's why you need a very fine higher filtering capacity face mask na hindi kaya ng ano yan, cloth mask or even a surgical mask. Kaya mas maigi na we have to use the N95. At especially sa mga may mga tao kasing very sensitive yung airway nila, job, no, yung mga asthmatic like me, asthmatic, like no? Me. Yeah. Yes, no. So anytime they can have that, it can irritate their airway, their lungs, and that's why they can have exacerbation. Pwedeng mag-uubo at yung minsan yung iba talagang atakihin doon sa asthma nila, yeah. And can be dangerous. Paano ang first aid noon, Doc? Kasi kung halimbawa nagkamali ka na, hindi mo agad na isuot yung N95, lumabas ka, nakalanghap ka agad. First aid, paano gagawin dapat? Well, dapat takpan mo pa rin yung ilong mo para ma-lessen yung exposure sa mga ganitong ano air, no? So, at the same time, you have to go into an area na medyo hindi exposed sa air, na close ang window at maganda ang ventilation sa loob, dahil as much as possible dapat wala ang direct exposure coming from the open air. Mm-hmm. Doc, dun sa first aid na sinasabi ni Maseno, follow up lang. Kasi baka merong iba na medyo nakakaramdam na ng sakit ng lalamunan o naging dry na yung lalamunan po nila. E baka po mag-self-medicate o gagamutin yung kanilang mga sarili. Baka mali yung gagawin nila. Ano po dapat ang gagawin kapag po naramdaman na yung mga sintomas na yon? Yeah, kung mag-ganon, you have to also hydrate yourself, no? So you have to drink water during this time kasi the smog or the bug can also dry the mucosa dahil nga they occupy the mucosa, so mas mabilis siyang mag-dry up, and that's why it can be irritating to that area, no? So they have to bring also water aside from protecting their nose or their mouth from inhaling the particles. They have to have that, no? At the same time, meron lang akong advice. Kung mga asthmatic ka, di ba, meron yan silang mga inhalers, no? Mga dinatala. I think this is the time that they also will be bringing those mga inhalers anytime they go out. Kasi they will always be at risk na anytime of the day, they can have an attack or exacerbation sa ganitong klaseng panahon. Oh, eh, kailan po dapat silang maalarma at mukhang kailangan na magpatingin sa doktor? Yes, that's an important indicator. Pag sa tingin nila, ang una kasing ano niyan, hindi sila nahihirapang huminga, no? That sometimes, ang unang sintomas niyan, they can be coughing a lot, no? And then, sisikip yung dibdib nila. Pag sumisikip na yung dibdib, that's the signal that after yes, that, they will have difficulty of inhaling the air, no? Yung oxygen. So, ang mechanism kasi niyan, sisikip yung dinadaanan ng hangin, yung tube natin sa airway, because of the irritation, no? So talagang maninikip yan.
So masakit yung dibdib, parang mabigat, huminga. Huwag na nating ano ipursige na maglalakad pa rin tayo. You have to rest and then you have to call a doctor, you have to go to the nearest clinic or whatever na parang makabigay ng first aid or makatulong sa iyo na maka-connect sa iyo with a doctor or sa emergency room.